Hello, my loves! Ang title po ng kwento natin ngayon ay Sabungerong Nawawala Horror Stories. At tulad po ng dati, ay huwag niyo po sanang kakalimutan na i-like ang video nating ito. Dahil bawat likes niyo po, my loves, ay malaking tulong na po para sa ating channel. Salamat po! Ako ang inyong Lolo Pael. At ito ang aking kwento. Lalaking nagpapautang. Walang pakialam si Manuel sa balibalitang may mga sabungerong nawawala sa kanilang syudad. Ang katwiran niya sa kanyang sarili ay malayo naman yon sa kanilang barangay. Isa pa, hindi niya yon tinitingnan bilang totoong balita. Para sa kanya ay isa lamang malaking chismis ang lahat. Noong gabi ng Linggo pagkatapos mamasada sa tricycle ay dumiretso agad siya sa sabungan na walking distance lamang sa kanila. Ganado ang lalaki dahil malaki-laki ang itataya niya dahil may isang pasaherong nagbigay ng tip. Oh, padaan oh, tataya yung gwapo. Oh, alis, alis! Mayabang na wika ni Manuel sa mga nakaharang sa kanya. Kung makapaglakad nakala mo'y isa siyang milyonaryo na galing pang ibang bansa. Ang yabang ah! May pera ka ba? Tanong ni Susan na kababata ng lalaki. Si Susan ay adik din sa pagsasabog kaya silang dalawa ang laging magkasaba. Aba, oo naman! Lagi naman ako may pera eh. Tulad mo naman ako sa'yo. Pwe! Pang-aasar ni Manuel sa babae. Huh, wow ah, ang kapal ng mukha. Kung makapagsalita ka, akala mo walang utang sakin? Sige nga, magbayad ka nga. Paninigil ni Susan kay Manuel. Ito naman, di na mabiro, joke lang. Ano kasi, may nagtip sa akin kanina na pasahero, mga 1,000 binigay. Kaya heto, may pantaya na ako. O yan. Ate tayo, pang merienda mo. Mukhang kanina ka pa dito eh. Di ka pa yata kumakain. Wika ng lalaki, sakay binigay ang 100 piso. Oh, kailan pa naging hati to? 900 sa'yo, 100 sa'kin? Sige na nga, okay na nga yan. Bale, 400 na lang utang mo ah. Sabi naman ni Susan sa kanya. Nagsimula na silang tumaya ng tumaya sa sabong. Bawat hampas ng 2 manok ay kakaibang pagkasabik ang nararamdaman ni Manuel. Tila ba sa sabungan na niya pinapaubaya ang kanyang buhay at kanyang kapalaran. Pero makalipas lang ang halos 1 oras, nakaramdam na ng kamalasan si Manuel. Ano ba yan? Ang alat ng kapalaran ko ngayon ah. Puro talo. May balat ka ba sa puwet? Tanong ni Manuel kay Susan na kanina pa rin hindi tumatama. Bakit kung saan ako tumataya, nandun ka rin? Tumaya ka kaya sa kabila? Ang bugok mo naman? Inis na sabi ni Susan. Edi, nagkontrahan tayo. Mag-isip ka nga, Susan. Kakanood mo yan ang k-drama mo eh. Buwelta ng lalaki. Nang magpatuloy sila sa pagtaya, ay tuluyan ng nalagas ang pera ni Manuel. Wala na siyang naiuwing pera sa kanyang naghihintay na pamilya. Kinakabahan siya dahil siguradong lumilipad na kaldero na naman ang sasalubong sa kanya. Wala na. Ubus na. Napangiti na lang ng pilit si Manuel kay Susan. Gago! Hiyari ka sa asawa mo! Pananakot ng babae. Mga ilang sandali lang ay natahimik ang dalawa nang biglang may lalaking nagsalita. Wala na kayong pantaya? Tanong ng lalaking malaki ang boses na kahit maingay sa sabungan ay rinig na rinig ng dalawa. Nagkatinginan lang ang magkababata at inalam sa pamamagitan ng tingin kung sino ang lalaking yun. Mistiso ang lalaki ngunit may bigote. Ang kasuotan nito ay tila ba makaluma na makikita lamang sa unang panahon. Pasensya na kayo, Manong ah. Wala na ho kaming maibibigay eh.
Sabi ni Susan nang isiping humihingi ng balato ang misteryosong lalaki. Papautangin ko kayo ng pera, pero may kondisyon. Tila nabuhayan ng loob si Manuel nang marinig ang sinabi ng lalaking yon. Ha? Sige, anong kondisyon? Nasasabik na tanong ni Manuel. Pinipigilan siya ni Susan na huwag kausapin ang lalaki dahil nga kaduda-duda ang itsura nito. Ngunit ayaw makinig ni Manuel. Ang tumatakbo lamang sa kanyang isipan ay magkaroong muli ng pantaya. Sinabi ng lalaki ang kondisyon sa kanilang dalawa. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi nila narinig ang pagsasalita ng lalaki. Nakita lang nila ang pagbuka ng bibig nito at tila ba pansamantalang nawalan nito ng boses. Nagtaka si Susan nang biglang pumayag si Manuel sa kondisyon kahit hindi naman nila narinig ang sinabi. Sige, payag ako! Wika ni Manuel. Huy, ano ka ba? Alam mo ba kung ano yung sinabi? Tanong ni Susan. Hindi na pinapakinggan ni Manuel ang kanyang kaibigan. Agad niyang tinanggap ang ibinigay na pera ng lalaki at saka ito umalis. Lumago ang hiniram na pera ni Manuel kaya masaya siyang umuwi sa kanilang bahay. Nainis na lang si Susan sa kanya dahil bigla niya itong iniwan na magkapera na. Sira ulo yung gagong yun ah. Bulong na lang ni Susan. Palingon-lingon siya sa sabungan para hanapin ang lalaking inutangan ni Manuel. Nakita niya yon sa labas, kaya dali-dali niyang sinundan. Sandali! Pagpigil ni Susan nang makitang nasa kabilang bangketa na ang lalaki. Lumingon lang ito sa kanya at ngumiti ng makahulugan. Lalapitan sana yon ni Susan, ngunit bigla na lang may dumaan na sasakyan. Pagkatapos ay naglaho na ang lalaki. Makalipas ang 4 na araw, ay napansin ni Susan na may nagbago kay Manuel. Naging tahimik na ito sa mga nagdaang araw. Hindi kumikibo kahit na kulitin niya ng kulitin. Tila ba meron itong binabantayan sa paligid. Lingon ng lingon si Manuel at hindi yon maintindihan ni Susan. Nang gabing magpapahatid sana siya kay Manuel, nakita niya yon na mag-isang naglalakad. Manuel! Hoy! Saan ka ba pupunta? Tawag ng babae pero hindi siya nilingon ni Manuel. Sa pagliko ni Manuel sa kaliwang kanto ay iyon na rin ang huling pagkakataon na makikita niya yon. Ilang araw na nawala si Manuel at walang makapagsabi kung saan ito nagpunta. Base sa asawa ni Manuel, naging weirdo daw si Manuel. Paulit-ulit daw nitong sinasabi ang mga salitang, "Sa'yo na ang kaluluwa ko! Ibabahid ko sa'yo ang kaluluwa ko!" Napabilang si Manuel sa mga sabungerong nawawala na hanggang sa mga puntong yon ay hindi na natagpuan. Ang pinanghahawakan na lamang ng mga taong naghahanap kay Manuel ay ang text message nito na nagsasabing, "Uuwi ako! Tutubusin ko lang ang kaluluwa ko!" Ngunit ang mga katagang yon ay nanatili na lang talagang kataga dahil mula noon hanggang ngayon ni anino ng lalaki ay hindi na lumitaw. Wakas. Hello my loves! Bago po natin simulan ang ikalawang storya, huwag niyo po sanang kakalimutan na i-like ang video nating ito at pakisubscribe na rin po my loves. Salamat po! Laman. Abot langit ang saya at ngiting tagumpay ang magkasintahang Jeric at Janela nang manalo na sa sabungan. Lumago ang perang kinuha pa nila sa kanilang alkansya. O ano, punta tayong bar? Ano, mag-inuman tayo? Sagot na namin ni Janela. Masayang pag-aaya ni Jeric sa mga kaibigan na kasama rin nila sa sabungan. Naghiyawan silang lahat sa tuwa habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada. "Huwag kayong mag-alala, sagot na namin." Dugtong naman ng dalagang si Janela. Nagbibilang pa ng pera ang magkasintahan habang sila'y nagyayabang.
Noong mga sandaling yon ay tanging kaligayahan lamang ang kanilang nararamdaman. Wala ni isa sa kanila ang nakaramdam na may nagmamasid na pala sa kanila. Agad na pumaran ang masasakyan si Jerry. Hinintuan sila ng isang jeep na wala man lang ilaw sa loob. Hindi na sila nag-inerte dahil sa mga ganoong alanganing oras, napakadalang na lang ang dumaraan na sasakyan. Maingay pa silang lahat habang nasa biyahe. Napapansin naman ni Janela na makailang ulit ng palingon-lingon ng driver sa kanila. Mga ilang sandali lamang ay biglang may kumalabog. Huminto sila sa madilim na parte ng kalingyon. Ha? Manong, ano pong nangyari? Tanong ni Janela sa driver. Sumenyas lang ang driver na mayroon itong aayusin sa ilalim. Bumaba ang magkasintahan. Alam nilang medyo matatagalan ang pag-aayos ng driver kung kaya't nagpaalam muna silang lalabas. Naiihi na kasi si Janela nung mga sandaling yon. Ihi lang to si Janela. Samahan ko lang. Baka kasi kunin ang aswang eh. Pagbibiro ni Jerick sa kanilang mga kasama, nagtawanan lang ang mga yon. Pagbaba nila ng jeep ay sinilipan nila ang driver na nandun sa ilalim. Nakatingin lamang din dito sa kanila. Manong, ihi lang ako ha. Huwag po kayong aalis agad. Wika ng babae ngunit wala namang imik ang driver. Sa paghahanap ng maiihian na pwesto ay napalayo na sila sa mga kasamahan. Makalipas lang ang ilang minuto ay bumalik na rin sila. Kaso nga lang, nagtataka sila dahil wala na silang inabutan doon. Nasaan na sila? Nagtatakang tanong ni Janela. Ewan ko, baka umalis na. Ang tagal mo kasing umihi eh. Paninisi ni Jerick sa dalaga. Kasalanan ko pa. Anong gusto mo? Bibilisan ko yung pag-ihi ko doon. E di umagos naman sa hita ko. Mag-isip ka nga. Buwelta naman ni Janela. E anong gagawin natin ngayon? Wala na yung mga kasama natin. Pati yung driver wala na rin. Sabi pa nang nabubugnot na si Jerry. Nandyan lang siguro sila. Iniwan yung jeep eh. Sagot ng dalaga. Natigilan ang pagtatalo ng dalawa nang makarinig sila ng sigaw sa di kalayuan. Nagkatinginan silang dalawa at sa huli, nagkasundo silang puntahan kung saan nanggagaling ang sigaw. Malakas kasi ang kanilang kutob na nagmumula yon sa kanilang mga kasama. Tumakbo sila papunta doon at nakarating sila sa kabilang kalye. Kumpara sa hinintuan nila, medyo maliwanag doon dahil may mangilang-ilang poste ng ilaw ang nandun. Hoy! Nasaan kayo? Para namang mga tanga eh! Di ba magiinuman pa tayo? Sigaw ni Jerick sa kalye. Mukha kang tanga! Baka mamaya may mabulabog pa tayo dyan eh! Manahimik ka nga! Suway ng babae kay Janela. Init ng ulo mo. May pera ka na, di ba? Dapat good mood ka na. Sabi naman ng binata. Nagpatuloy sa paglalakad ang magkasintahan nang hindi nagpapansinan. Hanggang sa may matanaw silang bahay. Nag-iisa lamang ang bahay na yun doon. Maliwanag at mukhang may nakatira base sa maayos na bakuran nito. Kaya naisipan ng dalawa na lumapit doon. Ah, halika. Dito muna tayo sa kilid. Hinila ni Janela si Jerick sa halamanan nang mapansin na maraming tao sa loob. Anong ginagawa nila? Karnihan yata yung bahay na yan eh. Pabulong na wika ni Jerick. Hindi maganda to. Iba ang pakiramdam ko rito. Wika ng dalaga. Ha? Bakit naman? Kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Mga babae nga naman oh. Puro overthink. Napapailing na lang natugon ng lalaki. Mag-isip ka kasi. Kung karnihan yan, bakit kailangan sa liblib pa sila nakapwesto ah? Kita mo nga yung kalye. Wala namang tumadaan dyan ah. Paliwanag ni Janela. Walang dumadaan. Eh ano yun? Napalingon si Janela sa tinuro ng kasintahan. May isang truck kasi na dumarating. Huminto yon sa harap ng bakuran ng bahay.
mga ilang sandali lamang ay may lumabas mula sa likuran ng container van. Mga lalaking madudungis na tila ba galing sa palengke. Pumasok ang mga yon sa bahay. Sa paglabas ng mga lalaki ay may hinahakot na silang mga karne. Sa unang tingin ng dalawa ay baboy ang pagkakatingin nila. Ngunit nang laki lamang ang mga mata nila nang mapansing may nakalitaw na kamay sa plastic. Oh my God! Wika ng dalaga na medyo napalakas ang pagkakasabi. Napalingon sa kinaroroonan nila ang mga lalaki. Huminto ang mga yon sa kanilang ginagawa. Tanga mo naman! Nalaman na nila na nandito tayo! Wika ni Jeric ng may halong inis. Jeric, tingnan mo yung hinahakot nila! Wika ng babae. Nakikita ko, hindi ako bulag! Sagot naman ni Jeric. Jeric, ano ka ba? Sila yung mga kasamahan natin. Tingnan mo yung isang binti. Sapatos yun ni Ellie. Nanginginig na sabi ni Janela. Mas lalong lumakas ang kutob ni Janela na mga kasama nila ang nandun nang makita ang driver ng jeep na isa sa mga naghahakot. Naglabas ng baril ang mga lalaki at nasa aktong lalapitan na ang magkasintahan. Tara na! Hinila na ni Jeric ang kanyang nobya paalis. Hinabol sila ng mga lalaki habang pinapaputukan sila ng baril at paulit-ulit na sumisigaw. Mabuti na lamang at masyadong maraming sangang nakaharang sa kanilang dinaraanan. Nang makalayo na sila roon, ay bumalik sila sa unang kalye na kanilang hinintuan. Sinwerte ang magkasindahan ng may dumaan doon na tricycle. Agad nila yung pinara at umalis na sa lugar na yon. Walang paglagyan ng takot at kaba ng dalaga, habang si Jeric naman ay hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Makalipas ang ilang araw, diniklarang missing ang mga sabungerong hindi na makita. Kabilang narito ang magkasintahang Jeric at Janela, dahil mas pinili nilang magtago na lang kesa mahanap ng mga taong kumakarne sa katawan ng tao. Wakas. Hello my loves! Bago po natin simulan ang ikatlong storya, huwag niyo po sanang kakalimutan na ilike ang video nating ito. At pakisubscribe na rin po my loves. Salamat po! To Boss. Makailang ulit nang nagpapabalik-balik sa bangko ang personal bodyguard na si John para mag-withdraw ng pera. Ganong karaming ulit na rin niyang binabalikan ng boss na si William sa sabungan. Na noong mga sandaling yon ay lubhang napapalaban sa pustahan. Mayaman at bigating tao ang boss ni John. Isa itong negosyante at sa sobrang yaman nito, kinakailangan na nitong mag-hire ng bodyguard. At yun nga ay si John na nagtapos ng kursong criminology kung kaya't ganun na lamang ang tiwala sa kanya. Boss, 500,000 dyan. Pang-apat na withdraw ko na po yan. Pabulong na wika ni John sa boss na si William nang lapitan niya ito sa trono sa sabungan. Sumenyas lang ang kanyang boss at sa kanya ibinigay ang case ng pera. Napansin na lang ni John na pinaalis na rin ng kanyang boss ang side chick nito na si Arisa. Lumapit si Arisa kay John nang may malagkit na tingin. Hi, poging bodyguard! Sabi sa kanya ng babaeng si Arisa. Anong problema? Bakit ka pinaalis ni boss? Tanong ni John. Sabi niya malas daw ako. Natatawang sabi ni Arisa na may kalakasan ng boses dahil sa mga naghihiyawan ng mga sabungero. Bad trip na si boss. Kung ano-ano na lang ang napapansin. Natatawa na lang din na sabi ni John. Ikaw, Pogi, hindi ka ba tataya? Ano? Meron o wala? Wika ng babaeng tila hinaharot si John sa pamamagitan ng mga tingin nito. Tapos na ako kanina. Naubos yung bigay sa akin ni boss eh. Sagot ni John. Habang maingay at nagkakagulo mga sabungero sa pagtaya, pasimpleng hinawakan ni Arisa ang ibaba ng lalaki. Uy! Anong ginagawa mo? Magagalit si boss! Nababahalang sabi ni John dahil baka may makakita sa kanila. Hindi yan.
Gusto mo, samahan mo na lang ako. Magpapahinga lang ako sa hotel. Malanding sabi ni Arisa. Hindi malaman ni John ang magiging reaksyon ng mga sandaling yon. Aminado siya na tinatablan din siya sa mga sinasabi ng babae. Hanggang sa hindi na nga niya napigilan at napapayag na siya. Sandali nilang iniwan sa sabungan ng kanilang boss habang sila naman ay nag-check-in sa malapit na hotel at saka nangyari na ang kung anong hindi dapat na mangyari. Paglabas nila sa hotel ay biglang may humintong van sa kanilang harapan. Hindi na nakabunot ang baril si John nang tutukan siya ng isa sa mga nakabonet na lalaki. Pinukpok ng baril si John sa bato kaya nawala nito ng malay. Habang si Arisa naman ay tinakpan ng panyo ang bibig at kalaunan ay hinimatay na rin. Nasaan tayo? Tanong ni Arisa nang magising ito. Hindi ko alam. Nawalan din ako ng malay eh. Sagot ni John at bahagyang naramdaman na may kirot sa kanyang batok. Sinuyod nila ng tingin ang buong kwarto sa kanilang kinalalagyan. Saka lamang nila napagtanto na sila pala ay nakatali. Mga ilang sandali lang ay may mga dumating. Lahat sila ay nakamaskara ng nakakatakot at may kanya-kanyang hawak ng samurai. Itong babae, dali niya sa black market. Itong lalaki, pirapirasuhin. Kunin yung dugo, ibenta sa deep web. Rinig nila na sabi ng isang lalaki. Ha! Saan niyo kami dadalhin? Pakawalan niyo kami! Sigaw ni Arisa, ngunit nagulat na lamang sila nang biglang suntukin ng isang lalaki ang sikmura ni Arisa. Mga boss, anong kasalanan namin sa inyo? Wala naman, di ba? Pakawalan niyo kami! Pakiusap ni John sa mga armadong lalaki. Kaso binaliwala lang ang kanyang mga sinabi. Hinila na ng pwersahan si Arisa habang siya naman ay binitbit ng dalawang lalaki. Hoy! Anong kasalanan namin? Bakit kami? Hindi namin kayo kilala! Sigaw ni John sa dalawang nakapulupot sa braso niya. Tahimik lang ang dalawang lalaki. Mga ilang sandali pa ay tinakpan na ng itim na tela ang ulo niya. Naramdaman na lang ni John na ibinagsak siya sa isang mahabang lamesa. Pagtanggal sa kanya ng itim na tela, halos masukasuka si John sa kanyang nakita. Para siyang nasa laboratorio ng mga pirapirasong katawan ng tao. Ano ito? Sino ba talaga kayo? Anong ibig sabihin nito? Pakawalan niyo ako! Nagpupumiglas na wika ni John. Pinahiga na siya sa lamesa. Pero dahil takot sa kamatayan si John, nagawa niyang sipain ang isa sa mga lalaki. Nakakuha rin siya ng pagkakataon para masipa rin sa bayag ang isang lalaki. May karanasan naman sa pakikipagbunuan si John kung kaya't kinaya niyang takasan ang dalawa kahit nakatali ang kamay sa harapan. Laking pasalamat na lang ni John dahil walang dalang baril ang dalawa. Dali-dali siyang tumakbo palabas sa lugar na yon. Hinabol siya ng mga tauhan hanggang sa tuluyan nangang nawalan ng lalabasan si John. Napalibutan si John ng mga lalaking nakamaskara. Lahat ng yon ay may mga hawak na mahahabang patalim. Nanginginig ang tuhod ni John nung mga sandaling yon. Pag-iusap, huwag niyo akong patayin. Wala naman akong kasalanan sa inyo ah. Please, huwag ako. Pagmamakaawa ni John sa mga lalaki. Ngunit kahit na anong gawin niyang pakiusap ay hindi siya pinapakinggan. Kung sino-sinong santo na ang kanyang tinawag. Pero sa mga puntong yon ay mukhang hindi pumapabor sa kanya ang kapalaran. Nanayo ang mga balahibo ni John nang makitang nakaambana ang samurai sa kanya. Pasensya ka na. Wala na akong pambayad eh. Kaya kayo na lang ang pinantubos ko sa lahat ng mga utang ko. Malas eh. Puro talo tayo sa sabong. Sabi ng pamilyar na boses na narinig ni John. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa isang lalaki na bukod tanging walang maskara. Ang lalaki na dahilan kung bakit madalas din siyang nasa sabungan. Boss! Boss William! Tulungan mo ako!
Hindi na naituloy ni John ang kanyang sasabihin nang may humagupit na samurai sa kanyang leeg. Mula noon ay hindi na natagpuan ang dalawa. Doon nagsimula ang sistema ng pagtubos ng mga utang ng mga hindi na kayang makapagbayad. Isang ulo ang pangtubos, depende sa laki ng inutang ng isang sabungero. Wakas. Hello my loves! Shoutout po sa mga naabutan kong comments sa ating Morgue Horror Stories. Hello po kay Rosalie Iñico, Zach Santos, Cactus Haven Life Without Rice, Defri Duray, Elerima Neng Fujimaki, Victor Tikala, Lucille Meran, Chris Flores, Lourdes De Jesus, Irene Templa, Sonia Watanabe, Mind Freak, Jover Lopez, Gary Tingson, Art Louis Cayabyab, Sanchez Marlon, Miriam Lacotchera, Terry P.L., Princess Joy Israel, Adelfa Samudio, Beth Lisa, Ann Ortiz, Arnalyn Antarino, Mochu, Cresilda Aguilar, Honey Mulao, Jovelin Tugilio, Edward Parungaw, Padeta Plaza, Isa J, Jay Manserate, Regan Manchico, Maria Lita Peralta, Bebot Ausa, Maria Socorro Tanga, Alana Jorda, Orven, Carmi Cayabyab, Josephine Barrientos, Kin, Changmi Park and Borgia Rivera, Rickson Balan, Mary Asilar, Adelfa Samudio, Ronito Pasite, Art Bengchur, Rebecca Corpin, Ems Garcia, Cherry Cadelina, Baby Ko 18, Chuck Bauer, Imelda Pascua, Marisa Prastosa, Mary Grace Sadial, Rubita Hanglangit, Sweet Lady Centeno, Bonsai ng Sapyan, Mirna Boho, Aileen Gomez, Pony Giao, Christian Abordo, Ja Pacaldo Vlogs, Wenilin Palomas, Dimples Yumi, Chris May Ang Probinsyana, Margie Malakad, Jung TV, Mango Pudding, and Geraldine Lasada. Salamat po sa comments nyo, my loves, at huwag nyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. At pakipindot na rin po ng ating notification bell. Yan po ay para lagi kayong updated sa mga kwento natin. Salamat po! Mwah!